Good morning, good afternoon, or good evening. Saan man po kayong parte ng mundo na nanonood ng vlog na ito. This is episode 3, part 3 of The Bible Journal. Last week, next up po tayo sa chapter 36 ng Genesis, which is yung descendants ni Esau. Today, magsistart na po tayo sa chapter 37 of Genesis, which is inintroduce na si Jose at yung kanyang mga kapatid. Si Jose po, siya po si Joseph in English. If you remember, there's animated movie na Joseph the Dreamer, siya po yun. Nung 17 years old si Jose, nag-aalaga siya ng kawan ng kanyang ama, kasama niya ang kanyang mga kapatid sa ama, mga anak ni na Zilpa at saka ni Bilha. Medyo magpagkasumbungero kasi itong si Jose, so lahat ng mga ginagawang masasama ng kanyang mga kapatid ay sinusumbong niya sa kanyang tatay, na si Jacob. Si Jacob, favorite niya si Jose, kasi matanda na siya nung ipinanganak ito, or pwede rin namang paborito niya to kasi nanay ni Jose yung love of his life ni Jacob, di ba, si Rachel. So dahil dito na siya yung favorite, ginawan siya ng magandang damit ng kanyang tatay na mayroong mahabang manggas, na mahaba at mayroong manggas. When his brothers knew how much their father loved Jose, lagi na lang nila ine-echo pera si Jose. Parang, oh, love ka ni tatay, so bahala ka dyan. Hindi ka na yung papansinin, parang ganun. So, mas lalong nabwisit yung mga kapatid niya nung kinukwento ni Jacob sa kanyang mga kapatid yung kanyang mga napapanaginipan. Na yung interpretation sa kanila is maghahari sa kanila si Jose. Another dream brought them mad at him most. Yung sinabi ni Jose na yung araw daw, at saka yung buwan, at saka yung labing isang between, ay yuyuko sa kanyang harapan. So, sa next scene, ipapagbili na si Jose ng kanyang mga kapatid. They initially wanted to kill him, pero yung kapatid nilang si Ruben, they begged them not to do it. Itapon na lang daw siya sa balon, kasi yung balak niya, ililigtas niya after. Si Jose, babalikan niya doon sa balon, tapos itatapon na lang siya sa balon, parang ganon. Tapos habang kumakain sila, naisip ni Judah na ipagbili na lang si Jose instead na napatayin siya kasi para mapakinabangan siya, parang ganon. Meron sila nakita mga Israelitang parating, so ang ginawa nila, iniahon nila si Jose sa balon at ipinagbili siya sa halagang 20 perasong pilak at dinala siya sa Ehipto. Tapos nun, makita ni Ruben na wala na siya dun sa... Kasi wala si Ruben that time, umalis siya eh. Nung makita niya na wala na si Jose doon sa balon, pinunit niya yung kanyang damit sa pagdaramdam. Kasi sa kanila, yung pagluluksa, yung pagkalungkot, paglalamhati, ang ibig sabihin na ano is yung pupunitin mo yung mga damit para may sign na nagluluksa ka. Nang huli siya ng kambing para itubog yung dugo nito sa damit ni Jose na naiiwan para ipakita nila sa ama nila para patunayan kay Jose ngayon. Nung mapatunayan na kay Jose ngayon, sinira din ni Jacob yung kanyang damit at nausuot siya ng damit na pangluksa. Sa kanila kasi yun, sinisira yung damit kapag may namamatay, kapag nagdadalamhati sila, ganon. So, mahabang panahon na nagluksa si Jacob at kahit anong gawin ng mga anak niya na natira, niniiwan sa kanya, hindi nila ito mapasayang muli. So, si Jose naman, ibinenta naman siya kay Potiphar. Siya yung punong kawan ng mga paraon at kapitan ng mga tanod sa palasyo. So, sa Genesis 38, si Judah at si Tamar, okay, ano na siya, wala na si Jacob, out of the scene na siya muna ngayon. So, si Judah, humiwalay siya sa kanila at nung time na yon at nakipanirahan kay Hira na isang Adulamita na pangasawa niyo doon ang anak ni Suwa
isang kananeo. Nagkaroon sila ng tatlong anak na lalaki, sina Er, si Onan, at si Sela. Napangasawa ng panganay na si Er si Tamar. Pero masamang tao siya, so kaya pinatay siya ni Yahweh. Dahil dito, sinabi ni Judah kay Onan, yung second son niya, na si Pingan, yung asawa ni Er, para magkaanak siya para dito. Kasi ganun sa kanila eh. Kaya kailangan mong si Pingan, mom, namatay ka, yung next kin, son, ikaw ang responsibilidad mo na yung mag-asawa nung namatayan. Parang ganun. Since alam ni Onan na hindi yung pupunta sa kanya, yung magiging anak niya kay Tamar, ang ginawa niya, yung binhi niya, itinatapon niya sa labas, so yung magsasiping sila ni Tamar para hindi siya magkaanak dito. Siyempre, kasuklam-suklam ito kay Yahweh, kaya pinatay din siya. Since yung busong anak niya, na si Sela, bata pa nun, pinabalik muna si Tamar doon sa tatay niya hanggang sa lumaki si Sela para pag lumaki na, siya naman yung papakasal sa kanya, parang ganun. So after a long time, namatay na rin yung asawa ni Judah. Then, naglakbay sila ni Hira papuntang Timnat para magupit ng tupa. Tapos, nalaman ni Tamar, kasi doon siya nasa-stay eh, nalaman ni Tamar na napupunta rin yung kanyang biyanan na si Judah. So, ang ginawa niya, inalis niya yung pangloksayang damit at saka nagtalokbong siya. So, hindi mo na siya makikilala, parang ganun, di ba? So, ang ginawa niya, nililang niya si Judah dahil hindi dahil din siguro sa tagal ng paghihintay niya, kasi gusto niya nang magkaanak eh, di ba? Tumatanda na rin siya, siguro, ganun. So, nililang niya si Judah. Kasi ang tagal siyang ipakasal kay Sela. Binata na si Sela, no? Siguro nakalimutan ni Judah or something, ganyan. So, akala ni Judah, si Tamar ay isang babaeng bayaran. Kasi nga nakatalok mo siya, ganyan, hindi niya nakilala. Kasi nakatakip na yung face niya. So, ang ginawa ni Judah, sinangla niya yung singsing niya at saka yung pantatak niya hanggang wala pa yung promise niya na kambing dun sa babae. Yun dapat yung ibabayad niya dun sa bayarang babae. Wala siyang dala. So, yun ang ginawa niya. Babalikan na lang daw siya next time. Nung balikan naman ng kaibigan ni Judah, yung babae doon, walang nakakakilala dun sa babae na yon doon sa lugar na yon. So, sabi ni Judah, wala pa rin nakakakilala sa kanya. Hayaan mo na. At least, magiging kahihiyan pa to sa akin kapag maraming taong nakaalam, parang ganun. So, sabi niya, okay na. After 3 months, nabuntis itong si Tamar. At nalaman ni Judah, kaya sabi niya, sunugin daw itong si Tamar. Kasi, parang, nagtaksil yan sa anak ko, tapos papaksal ko yun sa bunso ko, ganun. Nabuntis siya. Hindi nila alam kung sino ama, diba? Tapos, ang ginawa ni Tamar, pinakita niya yung ebidensya kung sino yung tunay na ama. Tapos, na-realize ni Judah na kanya yung mga items na ipinakita ni Tamar sa mga tao. So, ang ginawa niya, nag-sorry siya. And then, sabi niya, dapat siyang ipakasal, na dapat ipinakasal niya na si Sela noon pa sa kanya. At hindi niya ito sinitingan. Nang malapit ng mga anak si Tamar, lumabas yung kamay ng isa sa kambal. Isa sa kambal, kasi nagkambal yung anak niya. Tapos tinalian ang sinulid na pula para makilala kung sino yung panganay. Pero yung sanggol na yun, iniurong niya yung kanyang paa at naunang lumabas yung next. So kaya ang pinangalan doon sa nagsusumiksik na lumabas na mauna ay Fares, meaning nakikipagsiksikang palabas, at yung isa naman ay Zara, meaning pulang liwanag ng bukong liwayway. Kasi yun yung, parang siguro yun yung puti po lang sinulid na nilagay sa kanya, parang gano'n. Sa Genesis 39, ito na, si Jose at saka yung asawa ni Potiphar. So, si Potiphar, si Jose nga, diba, binenta na siya rin sa Egypt. Naging tagapaglingkod siya doon. Naging tagapaglingkod siya sa bahay ni Potiphar. Pero sa buong paglilingkod niya ron, kasama niya si Yahweh. So, every time na may gagawin siya, lagi siya nang tatagumpay. So, kahit ano man yung gawin niya, lagi siya tatagumpay talaga. Maglilinis lang siya ng ganito, ang bilis niya magagawa kasi kasama niya si Yahweh, parang ganun. So, dahil doon, dahil sa pagpapatnubay sa kanya ni Jose, ni Yahweh, sumagana yung kabuhayan ni Potiphar. So, lahat na ng kanyang mga ari-arian, ipinagkatiwala niya kay Jose, maliban sa kanyang kakainin. So, parang feeling kasi ni Potiphar,
ay nag-bless ako dahil sa kanya, ganon. Kung niyo kasi natatanong, itong si Jose is matipuno, gwapo, ganyan, malakas ang katawan, ganun ang description sa kanya sa Bible. Kaya nahumaling sa kanya yung asawa ni Potiphar. At sinabihan siya na sipingan mo ako, ganyan. So, siyempre, itong si Jose, super tanggi siya. Siyempre, diba, buo yung tiwala sa kanya nung amo niya. Gagawin niya ba yun, diba? So, almost every day, itong asawa ni Potiphar, ina-ask siya, nasipingan siya, parang pinukulit niya every day talaga. Pero dead mo talaga itong si Jose. So, one day, meron gagawin itong si Jose sa bahay niya, pero nagkataon, wala yung ibang mga utusan. Alam mo na, mangyayari. Sinudos na naman siya nung asawa ni Potiphar. Tapos yung may balabal, si Jose, hinila itong asawa ni Potiphar. Habang patakbong umalis si Jose kasi ayaw niya nga, diba? So nasa hawak na nung babae yung balabal niya. So meron siyang ebidensya laban kay Jose. So ang ginawa ni Madam, nagsusumigaw siya at narinig siya ng mga utusan ng mga alipin lalaki, tinawag niya lahat, ganyan. Tapos dumating yung kanyang asawa at sinabi niya na hawak niya yung balabal ni Jose at pinagtangkaan siya ng masama, parang ganon. Kinuwento niya lahat yung mga nangyari, tapos syempre, kaya nyo ka maniniwala, diba, sa asawa mo. Naniniwala si Potiphar sa asawa niya. Kaya, ikinulong na si Jose. Sobrang galit niya. Pero hindi pa rin siya pinabayaan ni Yahweh nung nasa kulungan siya. Alam niyo nangyari? Nagmabait sa kanya yung katiwala ng kulungan at ginawa siyang tagapamahalan ng lahat ng bilanggo. So, hindi na nag-worry yung tagapamahala doon. Binigyan niya lahat ng kay Jose yung tungkulin doon. Sa Genesis 40, ipinaliwanag ni Jose yung mga panaginip ng mga nakasama niya. Meron kasing dalawang bilanggo na nakasama si Jose. Isang panadero at isang tagapangasiwa ng inumin ng paraon. Medyo aligaga yung mga yon kasi nanaginip sila, hindi nila ma-explain, wala makapag-explain sa kanila. So, ang ginawa nila, inas ni Jose, aligaga sila, ganyan. Sige na nga, ask ko kayo, ano bang panaginip nyo, ganyan, ganyan. Tutulungan ko kayo sa pamamagitan ni Yahweh para ma-interpret ko ano yung mga panaginip ninyo. Yung tagapangasiwa na inamin, sabi niya, meron na puno ng ubas sa kanyang harapan, tapos may tatlong sanga. Pagsibol daw ng dahon, agad na munga, kaya pinisa niya at inilagay niya sa kopa ng paraon para ibigay ito sa kanya. So, ang interpretation naman ni Jose, sabi niya, after 3 days, ipapatawag ka ng paraon, patatawarin ka niya, at ibabalik ka niya sa dati mong pwesto. Pag nangyari daw yun, sabi ni Jose, huwag mo kong kalimutan, sabihin mo sa paraon na wala akong kasalanan, pakabala na niya ako dito, parang ganon. Tapos, nung narinig ng panadero na, uy, ang ganda ng interpretation ni Jose dun sa panaginip itong kasama ko, baka pag sinabi ko yung akin, baka maging maganda rin yung ibig sabihin. So, ang ginawa niya, sinabi niya yung panaginip na kay Jose. Ang sabi niya, meron siyang buhat naman ng 3 basket sa ulo. May mga pagkaing laman para sa paraon, pero tinutukaran ng mga ibon yon. So, ang sabi ni Jose, in 3 days, papatawag ka ng paraon. Siyempre, hopeful tong si panadero, di ba? Pero may twist. After 3 days, ipapaputol yung kanyang ulo, tapos bibitin siya sa kahoy, and then hahayaang tukain ng mga ibon yung kanyang bangkay. Diba? Sobrang ouchy yun. Tapos nung 3rd day na yun, birthday ng paraon. So merong salo-salo, ganyan. So ang ginawa niya, kasi parang tradition ata sa kanila yun na ipapakawalan, ipapatayin, parang ganon. So ipinatawag yung 2 bilanggo na kasama doon ni Jose. Tapos nagkatotoo yung interpretasyon ni Jose doon sa kanilang mga panaginip. Yung tagapangasiwa ng inumin ng paraon, binalik sa pwesto, tapos yung panadero pinatay. Pero yun nga, nakalimutan si Jose nung pinangako, nung sinabihan niya na nasabihin sa paraon na pakawalan na siya. So sa Genesis 41, ipinaliwanag naman ni Jose dito yung panaginip ng paraon. 2 years after, yung paraon naman yung nanaginip.
meron daw siyang 7 matatabang matataba at magagandang baka na umahon sa Nile River o sa ilog Nilo at kumakain ng damo. Tapos umahon din daw sa ilog na yon yung 7 pangit na baka, tapos mapapayat sila, lumapit sila rin sa magaganda na baka at kinain nila yung magagandang baka. So, nagising yung paraon after noon. Siyempre, ang ganda nung una, tapos biglang naging parang bad dream, di ba? So, and then nakatulog ulit siya after niya ma-realize na nananaginip siya. Pero halos the same pa rin yung napanaginipan niya ulit. Pero this time, isa naman siyang uhay imbes na baka. Uhay na puno ng trigo naman. So, nabagabag siya dun sa kanyang panaginip at gusto niya malaman kung anong ibig sabihin nito. So, ang ginawa niya, kinabukasan, ipinatawag niya yung lahat ng salamangkero at matatalinong tao sa Ehipto pero walang makapag-interpret kung ano yung ibig sabihin ng kanyang panaginip. Tapos, yun na, ting, naalala ng tagapangsiwa ng inumin ng paraon na nag-sorry siya, ganyan, ay, nakalimutan ko po, mayroon po pala akong kakilala na marunong mag-interpret ng dreams, nakasama ko siya sa bilanggo, sabi niya. So, ang ginawa ng paraon, ipinatawag niya si Jose, tapos naging si Jose ng sarili niya para maging presentable siya sa paraon, gano'n, tapos ikinento na nung paraon yung panaginip niya kay Jose. Tapos sabi niya, ma-interpret ko po yan, hindi po dahil sa akin sariling kakayahan, pero dahil po tutulungan po ako ni Yahweh, sabi niya gano'n. So, ganito yung ibig sabihin, sabi ni Jose. Yung 7 baka, at saka yung 7 uhay, ay 7 years daw. Tapos yung mga pangit na baka, meaning 7 years na taggutom. Magandang baka, 7 years na sagana, and then 7 years na kumain ng baka na pangit, taggutom. So yung Diyos daw, sabi niya, magpapadala daw siya ng 7 years na kasaganaan sa Ehipto at 7 years na kagutuman, kaya nararapat lamang doon na mamili siya ng tao na mapapagkatiwalaan niya para sa taon ng sagana, para alam kung anong gagawin doon. So, dahil sa narinig ng paraon yun, hindi na siya nag-hesitate. Sinabi niya ng kay Jose na ikaw na mamahala sa lahat. Gagawin kitang gobernador ng Ehipto, susundin ka na lahat ng tao, lahat ng kapangyarihan ko, magiging kapangyarihan mo, except hindi mo ako pwedeng, except mas makapangyarihan pa rin ako sa'yo, parang ganon. So, ang ginawa ng paraon, inalis niya yung kanyang pantatak na singsing, tapos ibinigay niya kay Jose bilang tanda na, ikaw, parang ikaw ang aking kanan kamay, parang ganon. Ikaw na ako, parang ganon. Maliban sa kanyang posisyon, hindi niya makukuha yun, yun nga. So, ang ginawa kay Jose, bilisan siya tulad ng mga taga-Ehipto, mukhang siyang Egyptian ngayon, hindi siya mukhang Hebreo. Tapos binago yung kanyang pangalan bilang Zapenat Panea. At ipinakasal sa kanya si Azenat, yung anak ni Potiphera, yung pari ng Heliopolis. So, ang ginawa ni Jose, yung lahat, para makapag-ipon siya ng pagkain sa 7 years na yon, maging sagana ang pamumuhay ng mga Ehipsyo. Para pagdating ng tagutom, hindi sila magmumblema. So, 30 years old siya nung magsimula siyang manilbihan sa Ehipto. Bago dumating yung tagutom, nag-anak siya ng 2 lalaki sa kanyang asawa na si Asenat. Tinawag niyang Manases yung isa, dahil ibig sabihin, niloob ng Diyos, kahit na nasa ibang bayan siya, at yung isa naman is Ephraim, na ibig sabihin ay pinagkalooban ng anak sa lupain ng aking paghihirap. So, natapos yung 7 years, at nagsimula na yung tagutom, ito na, yung problema. Pero yung Ehipto, handang-handa sila dahil kay Jose. Katulong ni Yahweh, syempre. So, lumaganap sa ibang bansa pa yung tagutom, hindi lang sa Egypt nangyari. Kaya nagpunta sa Ehipto yung mga taga-ibang bansa para doon bumili. Kasi nabalitaan nga nila na, sagana pa rin pala ang Ehipto. Kaya punta tayo sa kanila, buy tayo ng food, ganyan. Sa Genesis 42, nagpunta na sa Ehipto yung mga kapatid ni Jose. Dahil nga, di ba, tagutom, halos sa buong mundo, hirap na sa pagkain ng lahat ng mga tao at nang malaman na nagbebenta yung Ehipto ng mga pagkain, maraming taga-ibang bayan at taga-ibang bansa ang pumunta kabilang na yung kanyang mga kapatid na nagbenta sa kanya.
hindi na nakilala ni Jose, hindi nakilala ng mga kapatid niya si Jose. Kaya sabi niya, nandun na sila, nagbibenta, nagbibili na sila, mga espiya kayo, ganyan, sabi ni Jose, para meron siyang plano, ganyan, sa mga kapatid niya. Pero hindi natin alam kung maganda ba yung plano niya or masama, di ba? Pinagpipilitan ni Jose na hanggang sa, na espiya sila, ganyan, hanggang sa nagkwento yung kanyang mga kapatid na 12, kinuto nila yung buhay nila actually, na 12 daw sila magkakapatid, tapos yung isa na patay na, yung isa na iwan sa Canaan, sa Kanaan, yung bunso nila kasama ng kanilang tatay. So ang sabi niya, dalhin niyo dito yung bunso ninyo at yung iba ikukulong ko para pagbalik niyo na patunayan yung totoo yung sinasabi ninyo, makakawalan ko na yung yung makukulong dito, parang ganon. So na-realize ng mga kapatid niya na na-realize ng magkakapatid na ito na, nangyayari na sa kanila yung ginawa nila noon kay Jose, na binenta siya, pinahirapan, ganyan. So parang nagsisisi na sila talaga na sa ginawa nilang yon. So ano nangyari? Ipinaiwan si Simeon at siya yung ikinulong at nagbalik na yung iba sa Canaan pagkatapos nilang bumili ng pagkain. Tapos nakita nila yung pinagbilhan nilang food sa sako, ganyan. Nakita nila yung naibinalik yung binayad nila doon. So nabili nilang trigo at kinuwento nila kay Jacob yung nangyari sa Egypto. So nangako si Ruben na ibabalik niya si Benjamin yung kanilang bunso, di ba, hinihingi nga ni Jose. Kung hindi, patayin na lang daw niya yung mga anak niya. Promise daw na ibabalik niya si Benjamin sa tatay nila, parang gano'n. So Genesis 43, nagbalik na kay Jose yung magkakapatid. Matindi pa rin yung taggutom at gusto lang nilang muling bumalik sa Egypto para makabili ulit ng pagkain. Tapos ni, naubos na nila yung nabili nila before. So mabigat man sa loob ito ni Israel or ni Jacob, pumayag siya na isama si Benjamin kahit basta masama talaga yung loob niya kasi nag-iisa na lang to. Ito yung kapatid ni Jose. Anak to ng pinakamamahal ko eh. Yan, sabi niya. Okay na, magiging handa na, ihahanda ko na yung sarili ko sa worst na mangyayari. Nung malayo pala, nakita na ni Jose si Benjamin, pinaghanda niya na yung mga alipin niya na makakain at lahat sila maghahaponan, lahat ng mga taga-Canaan na kasama nila, maghahaponan sila doon. Si Jose hindi nga mapigil yung tears niya. Sobrang sayang na nakita niya yung kanyang kapatid, kaya nagpunta siya sa isang silid. Para doon umiyak siya, para ma-release niya yung kanyang emotions. After noon, nagkilamo siya, tapos lumabas na siya, tapos nasa hapag na sila lahat, kaya parang hindi sila magkasama sa isang table. Magkakaiba sila, iba. Si Benjamin, yung food niya, doble doon sa mga kapatid niya. Siya yung laging maraming pagkain, parang ganang. Sa Genesis 44, binabalak na dito ni Jose na maiwan sa kanyang piling yung kanyang kapatid na si Benjamin at papuntahin yung kanyang ama sa Egypto. Kaya nagbalak siyang linlangin ulit yung mga kapatid niya. Pero meron naman tong meron naman tong good purpose kung bakit niya ito linlangin. Sabi niya rin sa mga kapatid niya, lahat ng trigo na nabili niya, ibalik. Sabi pa rin ni Jose sa mga alipin niya, lahat daw ng trigo na nabili nila is ibalik dun sa kanilang bayad, ilagay sa lalagyan. Pero dun sa bunso nilang kapatid na si Benjamin, ilalagay yung kopa niya. Parang ganon. Binabalak siyang masama. Pero good purpose naman. Nais niya na pagbintangan sila para maiwan si Benjamin. So nangyari nga yung gusto niyang mangyari. Sinunod siya ng alipin niya na ilagay yung mga dapat ilagay sa mga sako na bilhin nila. Pero gusto niya lang kasi talaga maiwan si Benjamin sa kanya. So ito si Judah, sobrang nag-aalala siya, nagmakaawa siya kay Jose. Sabi niya, ipinaliwanag niya yung kung gaano kahalaga yung kanilang bunsong kapatid sa kanilang ama. Kasi nag-iisa nga lang ito. So Genesis 45, hindi na napigil ni Jose yung kanyang sarili na sobrang bigat na siguro ng puso niya. Kailangan niya na i-release ito. Nagpakilala na siya sa kanyang mga kapatid. So sobrang iyak niya. Kasi pinalabas niya yung mga alipin niya eh. Naiwan lang yung mga sila magkakapatid eh. Nalaman ng buong Egypto yung naganap sa silid na yon. So
Pinabalik niya yung mga kapatid niya para kunin yung tatay nila at buong sambahayanan nito para manirahan sa Goshen at mapalapit sa kanya. 5 years pa kasi yung taggutom. So ayaw niya magutom yung kanyang pamilya. So, punta na lang daw sila doon. Sinabi niya sa mga kapatid niya na huwag na silang magsisihan sa nangyari before, ganyan, kasi nilaan ng Diyos na mangyari yon para mas marami pa siyang matulungan. O, di ba ang bait ni Jose? Yung paraon naman, natuwa siya sa balitang ito, kaya inanyayahan niya yung buong pamilya ni Jose na pumunta sa Ehipto. Ang bait ng paraon din, di ba? Na makabalik niya sa Canaan yung mga kapatid niya at may kwento yung nangyari sa Egypt kay Israel. Sobra-sobrang tuwa ni Israel talaga, ni Jacob sa kanya. At ninais niya na makarating agad-agad punta tayo sa Egypt. Gusto ko na makita yung aking anak, sabi niya. So sa Genesis 46, naghandog si Israel kay Yahweh. At ito yung kinausap niya. Sinabi ni Yahweh sa kanya na huwag siyang mag-alala sa kanyang paglalakbay dahil susubaybayan siya muli at ibabalik siya sa lupang pangako. For the meantime lang to, Jacob, sabi ni God, ahayaan mo lang, i-enjoy mo itong kasama mo ang iyong anak at makakabalik ka sa lupang pangako. So Genesis 66 yung mga anak at apo ni Jacob na sinama niya sa Egypt. Inilista ito sa chapter na to, yung buong akan ni Israel, yung mga anak niya, tsaka yung mga apo niya. Hindi kabilang yung kanyang mga manugang, kaya kasama yung mga anak ni Jose, ni Jose, 70 lahat sila. So, nag-reunion yung mag-aama at pagkakita sa isa't isa, syempre, umiyak sila, tapos sinagka nila yung isa't isa, sobrang miss na nila, ganyan. Sabi ni Jacob, pwede na akong mamatay kasi nakita ko na yung anak ko, sabi niya. Nalabis niyang kinalungkot noon, di ba? So, sa Genesis 47, isinama na ni Jose yung lima sa kanyang mga kapatid para ipakilala sa paraon. Sabi niya, sabihin niyo na kayo yung mga pastol at sana sa Goshen kayo patirahin. So, ang paraon naman, accommodating naman siya, pumayag siya. As binasbasan ni Jacob yung paraon, syempre magtutunda siya, di ba? So, binasbasan niya yung paraon. Si Jose kasi, napakatalino pero mapusong pinuno ng Ehipto ng panahon ng pagutom. Lahat ng paraan ginawa niya talaga para yumaman yung paraon at the same time, mabigyan ng pagkakataon na makakain yung mga tao. He's a very good leader, parang ganon. Nakagawa siya ng mga batas na yung ikalimang bahagi na sasakahin ng mga tao, ibibigay nila sa paraon, parang dote, something like that, ganon. Pero yung mga pag-aari ng mga pare, hindi niya pwedeng galawin yun kasi hindi nila saklaw yun. So yumaman yung mga Israelita sa loob ng panahon nila sa Ehipto. 17 years pa, nanirahan si Jacob at umabot siya ng 147 years. Feeling ni Jacob, malapit na siyang mamatay, kaya pinasumpa niya si Jose na hindi ito ililibing sa Ehipto, kundi sa libingan, kasama ng kanyang mga magulang. So yung sign ganito, ililapat ni Jose yung kanyang kamay sa pagitan ng hita ni Jacob, saka susumpa. Ganun. So Genesis 48, lapit tayo. Nung malaman ni Jose na may sakit yung kanyang tatay, dinala niya na sa kanya yung mga anak niya na si Manasseh at si Ephraim para mabasbasan. So, itinuring na naanak ni Jacob yung dalawa. Dahil pinanganak daw sila bago po makarating sa Egypt si Jacob. So, parang kabahagi sila sa aking anak. Yung next mo na lang na magiging anak, Jose, yun ang magiging sa'yo. Parang sa kanya yun, ganon. Yung pagbabasbas na ginawa ni Jacob ni Israel, ay inuna niya si Ephraim kaysa kay Manasseh. So, syempre, ito naman si Jacob, sabi niya, wait lang, panganay ko si Manasseh, sini si Ephraim. So, pagbaligtarin mo yung kamay mo, sabi niya ganon. Pero sabi ni Jacob, magiging matagumpay si Manasseh, pero mas magiging matagumpay daw yung mas nakababata. Kaya yun yung una niyang binasbasan. O sinabi niya kay Jose na huwag siyang mag-alala at ibabalik siya ng Diyos sa Shechem. Sa Genesis 49, ipinahayag na ni Israel sa kanyang mga anak yung kanilang hinaharap. Habang binibless niya, sinabi niya yung mga magiging future nila. So si Ruben, kahit panganay daw siya, hindi daw siya mangunguna dahil sinipingan niya, remember niya na nabanggit ko last time, sinipingan niya yung alipin niyang asawa sa kanyang ama.
Kasi yung nag-Levi naman, kung naalala nyo, sila yung pumatay doon sa buong sambayan ni Hamor at saka ni Shechem, di ba? Nung circumcised sila for 3 days. Tapos yun nga, pinatay nila because of Dina. So magkakawatak-watak daw sila sa lupain ng Israel. Si Judah naman, papupurihan daw. Same meaning ng pangalan niya. Si Zebulun, sa baybayin dagat maninirahan. Si Issachar, papalipin daw ito. Si Dan naman, si Dan, magiging pangunahin gaya ng ilang pinuno ng Israel. Haharangin naman ni God. Haharangin naman si God ng mga tulisan at lalabanan niya at pagpapakbuhan. Yung bukid ni Asher ay pag-aanihan ng mga pagkain ng taong marangal. Si Neftali naman parang usa, malaya daw siya. Ang dalang balita ay maganda. Kay Jose, isa daw siyang baging na mabunga. Maraming humahadlang sa kanya para palalaksin pa rin siya ng Diyos dahil sa kanyang pagkawalay sa pamilya. Yun yung parang naging blessing ni Jose sa kanya. Si Benjamin naman, tulad doon ng lobo na pumapatay at sumisila ng inaalmusal, pero sa gabi pinaghahatian yung huli. Sa end ng chapter 49, matapos na magbasbas ni Jacob, sinabi niya na mamamatay na siya at saka ibinili niya na ilibing siya. Inulit niya na, huwag mo ko ililibing sa Egypt, please, sabi niya ganon. At sa mga magulang niya, doon mo ko ilagay, sabi niya. Tapos yun na, nalagutan na siya ng hininga. Sa Genesis 50, which is the last chapter of Genesis, inimbalsa muna yung bangkay ni Jacob ayon sa kaugalian ng mga Egyptyo. Kasi nga, andun siya nakatira, diba? So yung tradisyon nila, kailangan masunod. 40 days yung ginugol at 70 days naman sila nagluksa yung buong Egypt. So nagpaalam si Jose sa paraon na nais niyang sundin yung bilinda ng ama niya kung saan siya lilibing at pumayag naman ito. Sobrang dami ng taong nakiramay sa kanila kasi nga famous si Jose, mabait pa siya, good leader. So yun, yung mga kagawad ng paraon, mga kilalang tao, mga halos buong sambayanan ni Jacob sumama doon sa paglilibing kay Jacob. So pagsapit nila sa Atad, huminto sila para magsagawa ng ritual ng yumaon ng 7 days at 7 days sila nagluksa. Nung makita ng mga taga-Kanaan yung ginagawa nilang tradisyon na to, nagulat sila sa pagpuparangal ng ginawa nito sa lugar nila na iyon na Abel Mizraim, meaning pagluluksa ng mga taga-Ehipto. Sinunod nila lahat ng bilin ni Jacob at bumalik sila sa Ehipto pagkatapos. Nung mamamatay na si Jacob, nag-alala yung mga kapatid niya na baka galit pa sa kanila si Jose, pero sabi ni Jose, mapanatago niya yung mga loob ninyo. At sinabi niya na isinugo lahat ng Diyos ito para mangyari. So sa katapusan ng Genesis book, umabot sa 110 years old si Jose bago mamatay. Nakita niya pa yung mga apo niya kay Ephraim at sa apo niya kay Manases. Tapos nagbilin siya sa mga kapatid niya at sa mga Israelita kung ano yung gagawin sa kanyang bangkay. Pinasumpa niya ang mga ito na kapag dumating daw yung time na babalik na sila sa lupang pangako, dalhin doon ang kanyang bangkay. So anong ginawa ko sa bangkay ni Jose? Inimbalsa mo ulit, nilagay siya sa kabaong bati sa tradisyon ng mga taga-Ehipsyo. Yan, tapos na po tayo sa buong book ng Genesis from 1 to 50. Next week, mag-start na po tayo sa Exodus naman, second book po ng Bible. Maganda rin po ang istorya nito. Iiwanan ko po kayo ng isang Bible verse na medyo personal po sa akin. Ito po ay nasa John 1:5. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Medyo i-base ko po siya sa personal experience ko. Nagsimula po kasi ako mag-vlog, nag-decide ako na mag-vlog about the Bible. When I feel na talagang parang kailangan ko siyang gawin, marami po akong takot sa aking puso na baka may mga taong hindi makaintindi kung bakit ko siya ginagawa. Marami mag-criticize na baka feeling niya naman sobrang righteous siya, sobrang too kind, kaya na ginagawa ito, parang pakitang tao, ganyan. Pero hindi ko po yung hinayaan na pumasok sa aking isip
natumanin ito sa aking isip bagkos inisip ko na ginagawa ko akong kasangkapan ng ating Panginoon para i-share sa mga tao yung gusto kong sabihin. Gusto kong malaman nila tungkol sa Biblia, sa aking mga nalalaman. Hindi ko po inisip na yung mga tao is kahit ganito yung isipin nila sa akin, alam ko, backup ko si God. Parang si Abraham, di ba? Wala lang, ilang naisip ko din sa verse na yun. Kayo rin po, kung gusto nyo, i-reflect nyo siya basta sa inyong mga experience. Pero sana, huwag po kayong padaig sa darkness. Huwag po kayong padaig sa kasamaan. Ano man pong klase ito. Kasi sigurado po ako na basta taos po sa upuso ninyo at ginagalang ninyo ang gusto ninyo at ng Panginoon, magiging light po ang lahat ng bagay para sa inyo. Again, thank you very much po ulit sa panonood at sa pakikinig ng aking vlog. Sana po gumaan ang inyong mga puso kahit maulan po sa atin ngayon. Sobrang lakas ng ulan. Thank you and see you next week and God bless you po.